Michael, si San Miguel. So, sa Revelation kasi, ang demonyo, pinalabas yung dragon, 666. So, marami siyang kampon, lahat ng mga itim na elementals. Tapos, nagkalat siya ng mga instrumento niya. So, nandiyan sa Supreme Court, nandito sa Malacanang. Nandiyan na sa, ano natin, sa time natin. Yun yung mga galamay, yun yung mga black spirits. Ayun. Dito ba wala kayo nakikita? Ang hell ito, kung maitim, hindi niyo ba na... Hindi kasi ako nakakakita na ganyan. Lights lang nakikita ko. Kasi nga, si Robert makikita yan. Ito ba sila Luis, sila... Arman. Luis, si Arman, tsaka to si Angel. Anong kulay po bang anghel sila? Si Luis, ang gamit niya kasi violet. Kasi yun ang pinakamataas. Ano maklase? Violet? Kaya siya ang hari ng mga hari. Kikita ba yung pelikula namin ni Ariel na Rumble Boys? Papalabas na po yan sa April 25. Huwag niyo pong kakalimutan. So, yung pagkita nito nasa sarili mo, nyo. Oh, tapos ito, apat. Sabi, hindi naman kalakihan ang kita. Maganda rin, may hope. Tapos ito, yung nag-aalapan nito, 12, ibig sabihin, magaling yung may hawak nito. Siyempre, nandun ako sa pelikula eh. Kaya lang, meron tayong konting remote na problem. Itong ano problem? 10. Naku, si Ariel to, sabi ko na lang. Hindi, may isa dyan na parang hindi masyadong maganda ugali na... Ikaw yun. For which reason? Ano po bang power nila Luis, nila Arman, tsaka ni Angel? Limited. Sa judiciary lang, sa government, to heal the wounds of corruption. And to heal the poor of the poor. Kayo din po ba, may powers din po ba kayo, Judge? Na, yun, parang katulad ng mga angels nyo. Nanggagamot ako. Umiinit ang kamay ko sa area na may medical disorder. Pag hindi po ko yung may medically affected area, pag mahirap ha, yung stroke na hindi na papaso na sigarilyo, hindi kaya yung kamay ko, magaganon siya. Katulad naming mayaman. Ha? Pag mayaman. Nahihil niyo po ba yung mayaman? Pag tumatanggap ng soul, linalagyan nila ng sakit. Hindi, wala ko niyan. Wala ko niyan. At saka hindi ka pa nga pala justice. Hindi. Magiging na successful ba ako ever with the capital A as producer? Ayan. Malaking pera yung sa production. May hope, nakabalapat. Ito lang ang interpretation nito. Siya rin yan. Kung ikaw ito, tanggalin mo lang yung masamang ugali. Oo. So pag nag-produce ka, ito kalaban mo. Kung hindi ikaw to, merong o-onsi sa'yo, lolokohin ka. Ang taon to? Malaking pera ito kung mawawala ito. Malaking pera ito? Nakikita ka talaga malaki. Sa production. Oo. Basta mawala ito. Okay. So, meron ka naman production. Wala pa. Ay, wala pala. Pagka lang sakali. Kayo po ba pa nag-heal, humihingi po ba kayo ng bayad? Nagbibigay sila ng 20, pero naghingi ako ng minimum donation. Magkano po minimum donation nyo? Noon, kasi 150, kasi marami akong binabayaran yung staff. At saka wala naman masama dyan, di ba? Ang masama ay nagre-reseta ka. Correct. Oo. At saka, yung mga gastos, ganon. Pinarusahan ako ng Luis, bawal daw. Anong parusahan kayo? Kayo? Tatlong beses akong yung halos pinatay ako. Ha? Huh? Ano sakit to yun? Pinatay? Oo, hindi, kasi tinira ako, may mga tumatawag dito sa telepono na bakit daw ako nagyayabang na hindi ako tinatabla ng bala, hindi ko naman sinasabi yun. So, tinira ako sa likod, halos patay na ako, sumigaw ako ng Luis. May tama po kayo ng bala? Wala nga, yun nga ang problema. Hindi, pinagtitira ako ng asero lahat. After that, bawal na. Si Luis ba, medyo champs na kayo ulit? Bati na kayo? Ipaliwanag ko sa'yo, kasi si Luis, sumunod ako dun sa utos niya na lagyan ng sakit. Sumunod uli ako dun sa isumpa ang hudikatura. Ang hindi ko lang masunod sa kanya, yung laging pinakikita sa akin yung seminaryo, doon kami nag-aaway. Gusto niya mag-seminaryo? Gusto niya mag-seminaryo. Healing priest. Oo, yun hindi kami magkasundo. Magtatagal po ba ang Totoo TV? Oo, kasi okay. Serious yung question. Oh, boys, okay. Ha? Cross your fingers. Sige. Buti hindi natapat to dito. Kasi tatagal po ba ang Totoo TV? Isa-isa natin interpreted. Nakabalangkas na tumagal, may hope. Sa pera, magkakaroon ng problema. Ibig sabihin nito, kulang ang budget. Mababang. Okay lahat ito, magaganda. Nagkaroon lang ng problema dito. Kamukha so sa budget talaga ang problema. Attorney Dan, Tito Tony Boy, Sir Jim. Kulang po daw ang budget ng Totoo TV. Pero meron daw pong hope. Ito, takot sa tubig. Pati sa kabayo, takot. Ano pang pwedeng hindi kaya katakutan ito? Alam niyo po mga
kaibigan, si Judge po, eh, ordinaryong tao rin. Meron din hobby. Kaso medyo social po ang kanyang hobby, horseback riding. Equestrian. Nakita niyo naman eh, talagang naka-uniform pa. Nandito po kami ngayon sa Pocligaya, sa rancho ng aking tita Toti de Leon. At makikita natin kung paano mga bayo si Judge Floro, di ba? Bakit inuupo yata? Ayun mga kaibigan, alam niya kung inuupo. Hindi, maybe the horse is just clearing the throat. Oo. Baka may problema medyo lang. Oo, oh, yun, yun. Gusto lang dumaka. Sir, nung bata kayo, nung elementary kayo, hindi ba wala bang nakapagsabi sa inyo na kayo ay isang parang gifted child? O kaya nakakapag-spell na ba kayo ng mga Czechoslovakia nung grade 1 kayo? Mississippi. Oo, magandang tanong yan. Kasi the age of 3, nagpo-poem na ako ng mahaba. Nagpo-poem na kayo? Hindi kaya ginawa rin sa inyo yung ginawa ng AirPods ko? Kasi ako nung napainom ako ng gatas ng manok. Gatas? Yung gatas ng manok talaga nakakatalin yun. Hindi ba kayo napainom nun? Hindi ko alam yung gatas ng manok. Alam ko lang, Barigold, tsaka gatas ng nanay mo. Yung kinakanta. Sanay ka ba ng gatas ng nanay mo? Ngayon na lang eh. Ah, ngayon? Oo, ngayon. Hindi ka pa ngayon? Oo, ngayon. 80 years old yung nanay niya. Hindi sa nanay ko. Hindi sa nanay mo. Hindi. Yung nasa nasuspendido ako, JBC, sinabi sa akin, Judge, manghipo ka na lang. Oo. Kasi lumabas yung decision ni Judge kami na din. Nasa internet na ito, penned by Justice Corona, na isang judge na nanghipo, sinuspinde ng 6 months as penalty. Kasi yung suspension ko, hindi penalty. Oo nga, 3 years na yung suspension. Parang separated kay lifetime, you know? Oo nga eh. Sana pala, nang hipo na lang kayo para after 6 months, na ibalik kayo ulit. Okay. With the equestrian, you hold it 3 fingers like that. With the cowboy, you hold it like that. Sa mo, takot ka na nga sa tubig, yan ka na lang sa kabayo, bumawi. Bilis mo. Sumakay ka na. Right one, move forward, and then the left one. And together with the ball, the battle. Mga kaibigan, medyo kinakabog yung bata natin. May kabog. Nung bata kayo, inggit sa inyo mga pinsan niya because nagpo-poem kayo. Ano po ba yung poem kayo? Sample nga, sample yung nga. Poem. Ako ay tutula. Mahabang mahaba. Excuse me. Mother, I'm sick. Call a doctor very quick. Alam mo, Judge, inggit ako sa inyo kasi yung nung high school ako, doon ko lang natutunan yung ano eh. Humpty Dumpty sat on a wall when there's nervous. Nakalimot ako pa. Mary had a little lamb na lang. Mary had a little lamb. Ano ba? Ano kaya ano nito? Takot sa tubig. Pati sa kabayo, takot. Ano pa pwedeng hindi kaya katakutan nito? Nakakaya si Maverick, tingnan nyo, ginawang Baguio to. Merong umaalala yun. Nakakaya. Hindi, beginner pa lang. Beginner. Uy, hating gitna itong kabayo. Ba't hating gitna ka? Ha? So, Judge, balikan po natin. Ano po yung mga naging decisions nila? Kinausap ako ng isang Supreme Court Justice na isi-settle down. Hindi ako pumayag. Sabi kong ganun, i-dismiss niyo ako o i-reinstate niyo ako. Ayoko ng desisyong bakla. Uh-huh. O di ngayon, pagka ako inilabas niyo yung desisyon na hindi dismissed o separate o reinstated, sunod-sunod ang mamamatay sa Supreme Court, mga mahal sa buhay. Ah, so sinabi niyo yun? Oo. Anong pinili niyo? Ay di, siyempre, wala akong magagawa. Eh, wala akong pera. Di pinili ko yung kwarta. Separation? With pay. With pay. Oh, inopen na yung sala ko. Papalitan na raw ako eh. Kaya inutusan ako ni Luis, sabi niya, siya raw ang anghel ng kamatayan. Naku. Di yung ginawa ko, sinumpa akong hudikatura. Naku. Except yung isang justice. Na si? Justice Kisumbing, hindi ko sinumpa. Kakapaligit niyo si Justice Kisumbing. Hindi, ito sumpa na ito, hindi ito yung sumpa niyo. Sabi ni Luis, dasalin mo yung Psalm 109. Kasi si Chief Justice Davide, ginamit niya yung Psalm 62, kinat niya yung Bible. Ako hindi ko kinat yung Bible. Mm-hmm. Binasa ko, isinusum na Panginoon, ako'y nawala ng hustisya at ang hudikatura napakaline, napakarunges, ang gante wala sa akin. Vengeance is mine, says the Lord. So pagka may bundok at babagsak, matabunan na yung lahat sila. Up to the fourth generation. Kaya lahat ng mahistrado na tumatanggap ng suhol, eh, sabi ni Luis, susunugin nila ang Supreme Court, pati Comelec. Ayan, nasunog nga yung dalawang logo. Oh, si Luis ang ngayon po ba ino-open pa rin nila yung sala nyo? Open na po ba? May nakapalit na po ba? Inopen nila, 44 applicants, pero nagreklamo ko, hindi nila itinutuloy pa. Sabi ni Luis, mag-file ka ng appeal pagkatapos ng Biyernes Santo. Dahil sa buong Pilipinas, pakikita namin ang operasyon.